Hindi ako transgender. Transformer ako. So sino yung jujuwain ko? Yung kamukha ko rin. So ano, unggoy-ungguyan kaming dalawa. Plants vs. Zombies. Ano, Alien vs. Predator. O ano ngayon kung hindi ako maganda? Ano ngayon kung kamukha ko yung tatay mo? Problema ba na yun? Ha? Hi! Dito kami ngayon sa One Oasis Condominium sa May Mabolo, Cebu City. At dahil dyan, ganito ang itsura ko. Pag-uusapan natin ngayon yung about sa love life kong nawasak dahil marami ang nagbigay ng kanilang mga hanash. Tara, mag-swimming muna tayo bago ako magkwento. Kasama ko nga pala sila. Bye! So, andito na ngayon sa pool na kung saan naliligo nga kami. At pag-uusapan natin yung mga bumubuti ko sa akin regarding sa paghiwalay naming mag-jowa. Dahil, alam niyo naman, ganun naman talaga ang buhay. Meron at meron talagang mga lalabas na mga masakit na mga salita para sa akin. Diba? So, hindi na about sa jowa ko. Huwag niyo na iba siya ng bonggang-bongga kasi napagkasanduan naman talaga namin kung bakit kami maghiwalay. At ang akin lang naman, wala naman akong problema kung naghihiwalay kami at wala naman akong problema kung ano ang sasabihin nyo sa kanya or sa akin sa paghiwalay namin. Pero minsan lang talaga, natitake ko talaga personally yung mga sinasabi sa akin kasi diretsa din sinasabi sa akin. Unang-unang issue, may nagsabi din naman na nagpalong hair lang, transgender na kaagad. So, aminin ko, hindi talaga ako transgender kahit long hair ako. Transformer, pwede pa. Charot lang. Okay, wali po yun. So ngayon, pag-uusapan natin, kasi may nagsasabi sa akin na bakit daw ako kasi nag-i-expect na mamahalin ako. Ang tanong ko muna, ang sabi rin muna, bakit daw ako nag-jowa ng lalaking straight when in fact, hindi naman talaga daw magkakagusto ang lalaking straight or bakit ako mag-i-expect ng straight na lalaki na ma-in-love sa ganitong itsura. Unang-una, mukha daw akong angkol. Mukha daw akong tsuhin ng lalaki. Nagjowa daw ako ng bata, tapos ganito ang itsura ko. Mas barako, mas malaki pa yung muscle ko. Mas mukha akong tatay kaysa jowa ng jowa ko. So, umaasa daw ba ako na mamahalin ako ng lalaking bata? So, medyo masakit yun. Kasi unang-una, hindi ko naman kasalanan kung bakit naging ganito ang itsura ko. Pangalawa, hindi ko rin kasalanan na naging bakla ako. Pangatlo, ayaw ko naman magjowa ng matanda or kaedad ko. Kasi pag nasuntukan kami, baka lugi ako. Sunod ako sa bata, para isang ganun lang, pak! Kawawa, sarot lang. Pangatlo, ay, hindi ko na alam pang ilan na yun. Kung gwapo man ang jowa ko, bata, masarap, maganda ang katawan. Aba eh, dapat lang yun. Kung ganito ang itsura mo, ba't ka maghanap ng kamukha mo rin? Anong tawag doon? Unggoy-ungguyan? Alien versus Predator? O Plants versus Zombies? So paalala lang po, ha? Huwag kayong makinig din sa mga taong mga nagsasabi na kung ganito ang itsura mo, kung pangit kang bakla ka, hukluban ka at barako ka, eh huwag kang magjojowa ng gwapo na bata na maganda ang katawan at yummy. Huwag kayong makikinig sa kanila kasi dapat kung ganito itsura mo, maganap ka ng gwapo. Di ba? Tapos sa mga nagsasabi naman dyan na bakit ganito rin yung jowa ko, ganito ganyan, eh ako daw, itsura ko nga ganito. Hindi ko lang talaga mag-gets. Meron akong kilala, mga gandang bakla, susuhan, ang lalaki. Meron pa sila mga kipyas. May mga pechay na sila pinagawa sa Thailand. Fresh na fresh, mas maganda pa yung itsura sa tunay na babae. Pero ano nyo ba? Hiniwalayan din ng jowa. So paano? Kanino talaga valid? Kanino talaga pwede ang pagmamahalan o pagjojowa? Doon lang ba sa mga gwapot mga ganda, sa mga lakit mga babae na straight? Kasi kung wala akong karapatan magjowa ng gwapo at bata, so anong karapatan ko? Dapat talaga doon ako sa mga ano. So kung nabubulok ka, doon ka sa nabubulok, hindi ka pwede magjowa ng hindi nabubulok. So kailangan talaga ihiwalay yung ano, puti sa dikolor. Ganun talaga. So ako, personally, natake ko talaga, nasaktan ako, pero okay lang naman. Kasi since pinatulan niya, ginawa niyang issue yung content yung issue ko, ay ginawa niyang content yung issue ko para kumita, aba eh, thank you so much. At napahayag sa lahat na iwalay na kami. Salamat din sa reaction mo na ako ay ganito itsura, tapos umaasa na mamahalin ako ng straight na lalaki.
hindi ako umaasa na mamahalin ako ng straight na lalaki. Sadyang naramdaman ko lang talaga. Ay, yung muta ko. So kung ikaw dyan, hindi ka pa nagka-jowa ng lalaking straight, aba may race sa'yo. Kasi ako, panglima na yan at ang gwapo. Half American yung isa, Kastila naman yung pinaka-latest. Meron akong gwapo din na isa pa. Kung niloko mo nila ako yun, it's not your business anymore. At kung umasa man ako na minahal nila ako at mamahalin ako ng dire-diretso or totoo, kung hindi man totoo yon, aba, problema ko na rin yon. At kung ginastusan ko man yon at ginamit lang din ako, aba, problema ko na rin yon. So ikaw, problemahin mo rin yung sarili mo. Kasi ako, nagmahal lang ako. Kung hindi ako minahal, kung hindi ako binigyan ng totoong pagmamahal ng taong ginawa ko, aba, problema ko na yun. At kita mo naman, hindi naman ako nagmumukmok o nagngangawa para mag-iyak-iyak dahil broken-hearted ako. Dahil unang-una, bago ako pumasok sa isang relasyon, alam ko na na may hangganan ang relasyon na ito. So, I ready myself. I get ready myself. I got ready myself. Paano ba sabihin yung past tense na yun? Niready ko na yung sarili ko na bago ako makipag-relasyon dito, hindi kami magtatagal. Ang ginawa ko, in-enjoy ko kung anong meron kami dahil anytime, mawawala din yon. So sa mga nagsasabi dyan, o lalong-lalo na sa'yo, kung nanood ka man, hindi ka naman siguro nanonood sa akin, nakita alon lang yung news na hiwalay na kami. So, sa mga nanood ngayon, huwag kayong maniwala doon sa mga taong nagsasabi na wala tayong karapatang mahalin kahit ganito ang itsura natin. Dahil may karapatan ng daw ng tunay na pag-ibig ay yung mga ganda at malingkinitan, may suso at merong kipyas. Dahil kung ganito yung itsura mo, wala ka na daw karapatan mahalin at umibig at magkaroon ng jowa o maiibig. Tsaka, hindi pa ako mag-shoota ng kapwa ko bakla. Bayot, hoy. Bayot na nga ako, susuta pa ako ng bayot. Pero meron din yung bayot sa bayot, okay lang yon. Pero ako, ang prepare ko kasi straight. Okay lang lokohin ako kasi alam ko naman sarili ko yon. Ngayon kung niloko man niya ako, walang problema. Ako naman ang niloko, hindi naman ako, ikaw. Ngayon, kung feeling ko naman na minahal ako ng totoo, feeling ko rin naman yon, hindi mo naman feeling yon. At sa mga nagsabi dyan na naubos na daw yung pera ko, kaya daw biniwalayan ako. The gold says itself. Huh? Charot lang. Thank you so much for watching guys and problemahin niyo po yung problema ninyo. Ha? Huh? Kasi ako, may problema ako, pero masaya ako. Bye-bye! God bless!